Ako si Rudy Duterte. Kung gusto ninyong ayusin ang bayan natin, handa akong maglingkod. Pero dapat lahat tayo magsakripisyo at magkaisa para maayos ang ating bayan. Matapos ang mahigit isang buwan na pag-aantay, masusubukan na sa lalong madaling panahon ang 100% Tatak Pinoy Hybrid Electric Road Train na dumating sa lungsod ng Gensan. Labis na ikinatuwa ito ng Chairperson on Transportation. Malaking tulong umano ito sa transportation problem ng lungsod. Ipinagmalaki rin ito ng gawang Pinoy ang nasabing road train. Siniguro rin umano ng kanilang panig na walang ibang means of transportation silang matatapakan. Finally, no, ito na yung ating pinagyayabang na tumatangkilik tayo ng sariling atin. This is 100% Filipino made. It's called the electric hybrid road train developed by our very own Department of Science and Technology. If we give this a chance, no, to operate in Gensan na makatulong sa ating mga kababayan, for sure it will occupy yung isang at least sa one lane of our road, no, dapat may dedicated lane siya, pero imbes na maraming mga sasakyan ang gagamitin ng mga 240 passengers, kasi ito yung kaya niya, 240 passengers at any one time, edi sa isang sasakyan na lang sila, ang cooperative ng mga tricycle drivers, sila yung ipapa-operate ko nitong road train na to. So, walang masasagasaan na sector, especially mga tricycle drivers. This hybrid electric road train was started 2012 and itong 5 coaches na nandito na sa Gensan, tinest namin siya sa Clark Pampanga. It was a first prototype 5 coaches hybrid electric road train in the Philippines. Ayun, it was powered by a generator set and series of batteries. Then every coaches, it composed of a electric drive motor na which is siya yung nagda-drive sa lahat ng coaches. Isa umano itong magandang simula para ipakita na sa ating lungsod, we embrace innovation. Eco-friendly rin ito, kaya't maging ang kapaligiran, kanyang matutulungan. Dito sa Mindanao, una tayong mga heneral na maihahatid ng hybrid electric road train na ito sa ating mga destinasyon, kung saan 240 passengers ang kayang ma-accommodate. And what I want to demonstrate to the people of General Santos is that yung direction ng ating city is towards mass transportation. We cannot be a developed city kung magpabilin tayo na nasa mga small modes of transportation like tricycles, no? Top card ang magiging proseso ng pagbayad. Mga rotang hindi madalas naaabot ng tricycle o mga jeepney, tatahakin ang nasabing road train. Sinigurado rin naman ang mga tao sa likod ng pagsasaayos ng nasabing hybrid electric road train ang safety ng mga pasahero. Kaya't dinisenyo nila ito na naaayon sa kaligtasan ng bawat biyahista. Sa safety, may safety features kami dyan like sa mga MRT, LRT na may sensor yan. Na once na may tao dun sa stairs, hindi siya magsasara hanggat may tao dun. So, kailangan nasa loob talaga yung mga tao. Then, in terms of ano naman, kunwari magkaroon ng sunog or accident sa loob, yung mga window namin is tempered. So, ayan, meron siyang mga hammer na in case of emergency, ibibreak mo lang yung glass. So, ayun yung mga safety features namin. Asahan umano na bago mag-ikatlong linggo ng Nobyembre, matitest drive na ang kauna-unahang hybrid electric road train sa Mindanao. Asahan rin na umpisa pa lamang ito ng mga magagandang pagbabago at pag-angat ng ating lungsod. Samantala, umaasa naman ang lokal na pamahalaan sa suporta ng bawat heneral. Mika Guerra, Brigada News.